What's up mga karubak? This is again your Konyo Boy, Apun Len, Reppin English, ito paano ang dalaw. At ngayong araw na to, meron akong ipapakita at mapapanood ninyo si BBM na he will talk about the trolls, the troll farm of a politician. Or mayroon daw siyang troll farm. So, makikita natin dito na yung mga nagde-defend kay BBM ay troll daw. So, yung mga katulad kong troll, actually mukha lang akong troll, pero hindi po ako troll. Tao po ako. So, yung mga, ang troll kasi ay yung mga, mga dummy account na nagko-comment dyan, tapos nagbabash. So, yung mga ibang tao gumagamit ng mga dummy account para sa mga trolls. Alam nyo ba na ang mga defenders ni Bongbong Marcos ay hindi po troll ang mga yan? For your information, ang mga defender ni Bongbong ay hindi po mga troll. Kung dito lang sa Solid North, puro tao yan, puro may account yan, pwede niyang ipakita kung sino sila. Magpapakilala kami, isa-isa. So, ganyan ko katindi ang troll na sinasabi nyo kay Bongbong Marcos. Pero this time, hindi ako mag-i-explain. Siya po yung mag-i-explain kung ano ang troll dito sa mundo ng social media. Okay, hindi ko na patatagalin pa. This is Bongbong Marcos on talking about trolls. So, panoorin natin. Sinasabi ng iba, fake supporters daw, meron daw tinatawag na troll. Ang troll, yung binabayaran mo para labanan yung kalaban mo. Eh, wala naman akong ganun. At siguro yung aking mga katunggali, hindi makapaniwala na meron talagang supporter dahil hindi sila nakakaramdam na ganun. Yung tumitira talaga sa akin, well-oiled na infrastructure. Hindi siya totoong tao lahat. Mm-hmm. Konting percentage lang yung totoong tao. Mm-hmm. Isa siyang napakamahal na setup na makinarya. But these are real people. May trabaho ang mga yan. They do not do this as a job. And it has become very, very important. Kasi alam naman natin, nakikita natin ang nagiging effect ng social media. At nagiging importante hindi lamang sa larangan ng politika, kundi pati sa negosyo, pati sa personal na buhay. All of these things have been touched by social media. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi na importante yan. Napakalaking bahagi na ng pang-araw-araw na buhay natin. It's not only unfair, it's not only untrue, but it smacks of desperation on their part. Because kailangan nilang makahanap ng paliwanag kung bakit marami pa rin sumusuporta despite the fact na wala silang ginawa kundi manira, kundi mang insulto, kundi kami murahin, and nandiyan pa rin ito. Sinasabi, fake yan, hindi totoo yan. Yung dedepensa sa'yo, tunay na tao eh. Mm-hmm. Yung dedepensa sa'yo, wala namang bayad para dumepensa sa'yo. Mm-hmm. Yung dedepensa sa'yo, yung totoong kilala ka. Eh, napakaliit na percentage lang yun sa infrastructure ng tumitira sa'yo. Kung talagang ganyan ang kanyang paniniwala, pumunta kayo rito, ipapakilala ko sa inyo sila, isa-isa. At makikita ninyo, hindi ito troll, hindi ito fake support, kundi tunay na tao na sumusuporta sa amin. Kasi mula nung February 7, kung kailan dapat nagsimula ang recount, nag-vigil na sila doon sa harap ng Supreme Court. Tapos, nung sinabi namin, hindi, ma-postpone sa 19 of March. Kanila, hindi bale, basta may iwan kami rito hanggang magsimula. Ngayon, na-postpone ulit hanggang April 2. Ayaw pa rin nilang umalis. Ako nga naawa na sa kanila. Seven, nag-start na yung mga tao. Tapos 8, dumagsa. Halos na puno tong Faura. Dumating si Sir ng 8. And then 9, di ba, na-reset ulit. Na-resked ulit nila yung sa recount natin. So, nag-usap-usap kami. Ano kaya kung magtuloy-tuloy na tayo? Bakit hindi natin subukang ituloy-tuloy?
So yun, na umpisahan namin siya nung 9, 10, 11 hanggang ngayon. 39 days kami hanggang ngayon. Nung una mahirap kasi unang-una volunteer kami. Hindi kami yung typical na bayaran. Volunteer kami. So mahirap para sa amin yung unang-una food, yung tubig namin, yung palikuran namin dito kasi yun nga tawag sa amin dito, damay-damay na eh. Pero may kadamay kami, damay-damay. So magmula sa work, papasok ako ng 5, lalabas ako ng 3. Yung 3 o'clock, tatravel na ako papunta dito sa Supreme Court. Tapos uuwi ako mga 3 o'clock naman ng madaling araw. Araw-araw yun. Araw-araw ko siyang ginagawa. Ako dito ako nag-decide na mag-celebrate sa birthday ko kasi umaasa talaga ako na ngayon talaga ang recount. Dahil sa nakikita namin na lumalaban siya, yun ang nagiging motivation sa amin na kung siya nga lumalaban, tayo pa kaya na taga-suporta. So wala kasi siya, minsan kasi pinupulot niya yung lakas niya sa mga taong lumalaban para sa kanya. Yan ang buhay namin. That is the lifeblood of any public servant, of any person in public life. Ang ganyang klaseng suporta. At syempre, kung minsan naawa na nga ako sa kanila sa kanilang ginagawang sakripisyo, pero kasanan talaga hindi sila magsawa sa kanilang pagsuporta sa amin. At nakakataba ng puso na makita na meron tayong mga kasamahan, mga kaibigan, mga supporter na nandyan na hindi umaalis sa tabi natin hanggat matapos ang laban. Patuloy kayong lumaban kasi hanggat nandito kami, hanggat nandyan ka, forever Marcos pa rin kami. Lakasan niya yung loob niya para sa amin na mga supporters niya. Handa kami na lagi kami andyan nakasupport sa kanya. Ang habang buhay, gabayan ka ng Panginoon Diyos. Tulungan mo ang sambayan ng Pilipinas. Kung talagang totoo yung mga sinabi ng nanay mo, ipagpatuloy mo. Naging matatag ka, ipinaglalaban mo kung ano yung tama. Hinahangad natin dito ang katotohanan. Kaya kami, sa Team BBM Pilipinas, nasa likod mo kami. Kung ano man po ang adhikain nyo para sa bayan, nakasuporta kami sa'yo all the way. Isang napakalaking pasasalamat ang aking ibibigay sa kanilang lahat. At sana naman dito sa tulong nila, sa kanilang mga panalangin sa ating mga magiging kinabukasan, ay hindi mabigo ang ating inaasahan na mangyayari na magandang resulta. But whatever happens, I still believe, yung pakiramdam ko, winner pa rin dahil nandiyan kayo. Napakapalad ng pamilya Marcos, napakapalad ko na nandyan sila. So ayun po, natapos na rin ang ating video. And that video was last 2018. Kung gaano kamahal ng mga BBM supporters si BBM. Ganyan po siya katatag. At yung mga BBM supporters, ganun po kami kasinsir kung paano po siya paglaban. Yan po. So, tapos na naman po ang ating video. Sana nag-enjoy kayo. Okay, that's it. So, tapos na po ang ating video. At sa mga bago nating subscribers, sa mga bago nating katagapanood, ako po si Apong Glenn. And papasalamat ako sa mga talagang sumusuporta at sumusuporta sa ating BBM 2022. Okay? So sa mga talagang sumusuporta at talagang pinaglalaban si Bongbong Marcos, ipagpatuloy po natin yan. Kahit marami pong humihila sa kanya pababa, pilit natin ipapaangat yan. Dahil malakas tayo. Malakas tayo mga BBM. Mga kabonggong. Yan, so that's it. So tapos na po ang ating vlog. And this is again your Konyo Puya Pugwira Rapid English. Yung paano ka vlog. Yo, peace out. Bye-bye.
Thank you.